Welcome to ABM Online PH, your YouTube channel where everything and anything about accountancy, business, and management is just one click away. Brought to you by Rainier D. Sabino. Subscribe now! Good morning, accountants and managers. Sa video na to ay pag-aaralan natin ang iba't ibang account titles under liabilities. So ano ba yung definition ng liabilities? Present obligations to pay cash or cash equivalents by an entity. In other words, they represent claims against the assets of the business. So sa Filipino, pag sinabi nating liabilities, ito ay utang. So yung may utang dito ay yung negosyo. So ano-ano ba yung mga utang ng isang business? So iisa-isahin natin sila. Accounts payable, an obligation or debt to creditors for money borrowed or merchandise and other assets bought on credit. Ito yung account title, kumbaga na generic. Basta meron tayo makita sa mga transactions na on account, on credit, pero walang specified kung anong klaseng utang siya, ang gagamitin natin na account title ay accounts payable. Ito rin yung kabaliktaran naman ng accounts receivable. This time naman, tayo naman yung may pagkakautang sa ating mga creditors. Notes payable, a promissory note issued by the business to its creditors for money borrowed or merchandise and other assets bought on credit. Ito naman yung klase ng utang na tayo ay nagbigay or nag-issue ng promissory note. Karaniwan, kapag ka nag-i-issue tayo ng promissory note, ito ay nagbe-bear ng interest. Okay? Sa mga transactions or problem, i-specify naman na nag-issue yung business ng note. So kapag ka nakita mong ganun, notes payable yung gagamitin mong account title. Utilities payable, liability to pay utility companies includes electricity, water, telecommunication, and internet. So ito naman yung mga utang natin sa mga company na yon tulad ng Meralco, ng mga water district, o kaya man ay ng PLDT. Okay? Karaniwan kasi na e-encounter natin, nare-receive natin yung bill nila after the end of the month pa. So syempre, for that particular month na ginamit natin yung mga utilities na yon, hindi pa natin sila nababayaran. Kaya i-record natin sila as utilities payable. Interest payable, interest to pay arising from the promissory notes issued by the business. So, di ba kanina meron tayong notes payable? So, bukod sa utang natin, syempre, nagbe-bear din yon ng interest. So, kapag ka hindi pa natin sila nababayaran ng interest, i-re-record natin yung interest na yon na utang natin as interest payable. Salaries payable, to be paid to employees for services rendered by them. So ito naman yung mga utang natin sa mga empleyado o manggagawa na sweldo na hindi pa natin na ibibigay. So halimbawa, nagpapasahod tayo at the end of the month. So syempre, ibabigay pa natin yung sahod nila the following month pa. So for that particular month na nirender nila yung services nila, i-consider natin yon as utang natin sa kanila. Kaya i-record natin yon as salaries payable. Taxes payable, to be paid to the government based on the earnings of the business. So ito naman yung mga taxes na kailangan nating bayaran sa mga government agencies tulad ng BIR, sa munisipyo, o sa kung ano pa mang government agencies. So kung meron tayong utang na taxes sa kanila, i-re-record natin yon as taxes payable. Unearned revenue, when the business entity receives payment before providing customers with goods or services, the amounts received are recorded in the unearned revenue account. So, gulat ka no kasi merong salitang revenue. Hindi siya income. Ito ay income pero hindi pa natin na-earn kaya siya unearned revenue. Ibig sabihin, yung mga customers natin, nagbayad sila in advance sa atin. So, ibig sabihin, ano yung utang natin? Hindi pera, kundi yung services na kailangan nating i-perform sa kanila or yung goods na kailangan nating ma-deliver sa kanila. Long-term notes payable, promissory notes issued by the company for its obligations with a maturity of more than 1 year. So ito naman yung klase ng notes payable, ibig sabihin nag-issue tayo ng promissory note para sa utang na yon, pero yung maturity niya ay more than 1 year pa. Okay?
Pag less than 1 year, notes payable lang. Kapag more than 1 year, long-term notes payable. Loans payable. The amount borrowed by the business from a bank or financial institution. So kung yung business natin ay nangutang sa mga bangko o kaya man sa ibang lending agency or ibang financial institution, pwede natin gamitin yung account title na loans payable. Mortgage payable. The obligation of a bank on which our business issued real property as a collateral or security. So ito naman yung klase ng utang natin na aside sa promissory note, ibinibigay din natin yung mga property natin bilang collateral sa bangko kung saan tayo nangutang or nagloan. Bonds payable, a long-term contract of indebtedness payable usually from 5 to 10 years. So ito naman yung mga pangmalakas ang utang ng business. So karaniwan yan ay government. Okay, so babayaran pa yung utang na yon or yung loan na yon not within 1 year kundi 5 at kahit hanggang 10 taon pa. So iyan ang iba't ibang account titles na gagamitin natin under liability account. So sana marami kang natutunan. Goodbye, accountants and managers.